Ayan, nagtatrabaho po yung mga, ayan, talagang gumaganap po ng tupad dyan, oh. Kasama po yan sa tupad, ayan, nagge-general cleaning po tayo dito sa harap. Membro ka rin ba ng tupad? Hindi. Ay, hindi ka membro, bakit naka-green ka? Talagang sa sobrang linis, nakakapasok sila sa mga liblib na lugar. Yung mga kasama sa tupad, no? Trabaho, ayan, no? Ang araw ang biyahe natin ngayon, medyo maambunan-bun po mga katrabaho. Ambun, no? Sana eh. Umunan-umunan hanggang tapos yung ating mga papag-iit na mais, no? Tayo magpag-iit ng mais mga katrabaho sa Linggo. Nandito pa po tayo sa barangay San Juan Panyo. Ayan, dadaanan na naman po natin yung mga nag-iigip dito. Ayan, maaga po sila nag-iigip. Ayan, dito sa may mga katrabaho. Ayan, laging busy yung igiba na yun, yung sa tangki, mga katrabaho. Dilim pa ang iyong paligid ating gabing walang nini. Ayun, kahapon nasa ano nga tayo, tumaan tayo dun sa Paralaya, tapos nagano tayo sa swimming pool naman, dun naman tayo gumawa kahapon mga katrabaho. Ayun ay ang destino naman natin ngayong maghapon ay sa ano tayo, sa Tarlac naman tayo ngayon. Yung Lunes sa Tarlac din tayo, ay Martes, no? Ayan po yung ating ginagawa. Kaya trabaho, may salpukan dito, isang tricycle, kulong-kulong, at isang ano ata ito. O, siya na ito itong driver. Ninumiya ka bang ka? Ano bang kay? Ayan, nandito na po tayo sa barangay, sa bayan po ng Magalang, mga katrabaho. Ayan, nakasaksi po tayo na or nakadaan po tayo ng isang aksidente sa may barangay San Antonio, no? Ang aksidente po ay dalawang sasakyan na isang bagong-bagong kotse na Toyota po yata yun, mga katrabaho, at isang ano, isang kolong-kolong, no? Ayan, madaling araw nagkasalpukan yung dalawang sasakyan, mga katrabaho, kaya siguro naka hindi natin na kung sino ang naka-iklip or ano yun, no? Mga katrabaho yun, nagkasalpukan sila, medyo malaki ang pinsala nung dalawang sasakyan, yung doon sa motor at saka sa may kotse, ayun na ano din siya, medyo malaki-laki din ang sira, malaki din yung sira niya sa harap, mga katrabaho, kaya hindi pa din nila alam kung sino talaga ang may ano doon,
umalis sa kanilang dalawa. Dahil hindi natin alam kung kasi nakaano sila eh, nakabalagbag oh. Baga, kung sumalpok ba yung kotse o yung kolong-kolong. Dalawa naman sila, dalawa lang naman sila doon na makakatrabaho. Ayun, may mga pulis nga doon kanina siguro eh, patuloy pa rin kanilang pag-iimbestiga kung sino talaga ang may ano sa kanila responsable sa pagmamaneho or yung nangyaring aksidente na yon. Ayan, kaya mga katrabaho, ingat-ingat po tayo pag madaling araw, no? Minsan may mga driver na inaantok at meron din driver na ano, lasing or napuyat, kaya siguro ganun ang ano, dalawa lang naman ang magiging ano doon nangyayari mga katrabaho. Kaya ingat-ingat po tayo sa pagdadrive. Pag inaantok ay itabi na natin sa mga ano, sa gilid tayo para kahit higlip lang tayo ng kaunti para mas makarating tayo sa ating patutunguhan mga katrabaho. Okay, tuloy-tuloy po ang ating pagmamaneho papuntang Kapas, no? Eh dito sa Magalang siguro umulan pa lang, no? Ngayon pa lang siguro dahil basang-basa pa lang yung ano, yung ulang kaba, medyo ano pa siya, marami pang tubig yung kalsada. Talagang medyo basang-basa pa siguro, kanina lang yung ulan dito. Medyo malakas din siguro dahil may mga tubig sa tabi-tabi mga katrabaho. Ayan, ingat-ingat po tayo dahil yan, isa rin po sa aksidente yung madulas na kalsada. Lalo na yung espalto na yan mga katrabaho. Magano naman mga katrabaho, umpisa na naman ang ating trabaho sa buong maghapon. Ayan o, maliwanag na naman papunta sa liwanag. Basa kaya ngayong ulan. Isang baza sa ulan. Sana naman ay huwag munang umulan na hanggang Linggo para matapos yung ating ginigig na mais. Ayan, nandito tayo sa gasolinahan mga katrabaho. Ayan, nagpapagasolina muna tayo dito kay ano, ang alam ko ang may-ari po dito ay si Idol TikTok mga katrabaho. Ay, yung idol natin ng masa, si Idol TikTok. Ayan, sa kanya po itong gasolinahan na ito mga katrabaho. Napakababa po ang gasolina niya dito. Kaya pag pupunta po ako ng Kapas Tarlac, dito po tayo nagpapakarga dumadaan. No? Dahil napakamura ng kanilang gasolinahan. Ay, gasolina mga katrabaho. Ayan. Ayan, ang pinakarga lang natin muna ngayon ay nasa 500 pesos lang muna mga katrabaho. Abot na yan hanggang mamayang hapon pag-uwi natin. Okay mga katrabaho, ayan, biyahe na naman tayo, diretso na naman tayo ng Kapas. Ayan. Ayan po katrabaho, nasa Kapas na tayo. Ating project. And dito po ako madalas dumadaan dito sa may ano na tabi ng cemetery. Kung ano bang barangay ito. Dali dito na lang tayo nag-shortcut. Hindi na ako tayo dumadaan ng palengke ng Kapas. Medyo malapit-lapit na po siya rito mga kataba. Ay, ito po yung pinaka ano cemeteryo sinasabi dinadaanan natin mga katrabaho. Mulan din yata dito kagabi mga katrabaho. Ano kaya, musta kaya yung ating makina, hindi kaya nila na pabayaan na basa, no? Yung jetmatic. Dagi pinagbiling ko naman sa kanila, sabi ko eh tignan nila baka mabasa.
dito. Kagabi naman ang umulan dito. Lakas-lakas. Yan po, katrabaho. Nakarating na rin tayo dito sa ating project. Dito sa may kambingan ni Sir Bato. Sir Bato Joseph Supan. Naman yata masyadong kalakasan yung ulan mga katrabaho, kaya lang malakas yung hangin siguro kagabi rito. Ayun, nagkasitumbahan na yung napakarumi mga katrabaho. Ayun, dahon ng ano. Wala yung kolong-kolong. Mga katrabaho, magwawalis muna tayo dito sa kambingan, no? Ayan, ang dami pong nalaglag ng mga dahon, no? Malakas daw yung ulan po rito kagabi. Nag-start po daw yung ulan ay alas 6 ng hapon, no? Tapos ito, nagsilaglagan yung mga dahon, no? Kaya kailangan nating magwalis mga katrabaho para ano, luminis po ulit tayo dito. Tapos mamaya ay trabaho na tayo.
Ayan. Unti na lang yung winawalis natin. Mga katrabaho, unti-unti na siyang nalilinis, mga katrabaho, yung kapaligiran, no? Ayan. Nawalis na rin natin. Ayan si Mamberto. Marating, tapos ay kinukuha nila yung mga malunggay. Mamaya siguro ay malunggay na naman ang ulam natin, mga katrabaho. Ito pa yung ating wawalisin, mga katrabaho. Mga katrabaho, nakapagwalis na tayo rito. Ayan, oh. Kanina pagdating natin eh napaka kalat, no? Daming kalat ng dahon ng natuyong dahon, mga katrabaho. Ngayon nawalisan na natin. Ayan, kasi paano, namimiss ko yung pagwawalis na ganito kasi nung bata po tayo, nung nakipagpastol tayo ng kalabaw noon eh bago po tayo papasok ng eskwela, pagkatapos tayong magsoga ng mga kalabaw. Ayun, tapos magwawalis muna ako noon, mga katrabaho. Yung wawalisin ko noon eh halos kasing laki nito hanggang doon sa may dulo ron, mga katrabaho, dahil mga maraming puno ng akasya noon, mga katrabaho, doon sa aming winawalisan. Kaya tuwing umaga, magwawalis ka muna bago ka pumasok ng school. Tapos magsusoga ka ng kalabaw. Ayan. Kaya kanina parang nagbalik sa akin, no, yung alaala na ganoon, mga katrabaho. Kaya ngayon ito, nagwawalis po tayo rito para pag dumating po si bossing, ayan, para makita niya na maganda naman yung ano, hindi maruming tignan, mga katrabaho. Kaya ayan, winawalisan natin. Ayan, si Ma'am Berto nagwawalis na rin, napapatangay na rin, no, sa nakikita niya. Pag nakikita niya kasing malinis eh ano rin na siya, mga katrabaho. Kumbaga, dyan tayo nagsisimula para laging malinis yung ating mga kapaligiran, mga katrabaho. Okay, magwalis muna tayo para matapos ko. Mamaya ay start na naman tayo sa pagtatrabaho dun sa ating ginagawang kulungan ng ano, kambing, mga katrabaho. Ayan, nagtatrabaho po yung mga, ayan, talagang gumaganap po ng tupad dyan, oh. Kasama po yan sa tupad, ayan, nagje-general cleaning po tayo dito sa harap para gumanda-ganda itong pinakaharap, mga katrabaho, para pag dumating si General ay maliwalas yung dito sa harap, parang lumuwag, no? Pag ito ay nalinis ng mga taga-tupad. Ayan, si Apong Bangos, taga-tupad din yan, mga katrabaho. Ilang dekada na po kayo nagtatrabaho sa tupad, na? Membro ka rin ba ng tupad? Hindi. Ay, hindi ka membro, bakit naka-green ka? Ito yung uniforme ko. Ayan po ba yung uniforme nyo? Ayan o. Maaga po silang lumabas ngayon yung mga nagtatrabaho natin sa tupad. Ayan, linilinisan natin yung palabas dito para lumuwag-luwag tignan, mga katrabaho. Ayan. Bago tayo magsimula sa ating pagtatrabaho. Ayan, mga katrabaho, yung sagatupad. Talagang sa sobrang linis, nakakapasok sila sa mga liblib na lugar. Yung mga kasama sa tupad, no? Ayun, ito, tupad na tupad to. Kaya mamaya niyan, ipupost na yan, mga katrabaho, ni ano. Boss, naglinis kami, ano? Ayun, o. Ano, ganda ng harap ngayon, napakalinis, mga katrabaho. Parang pagpasok mo eh maliwalas na maliwalas. Ayan, nakapagpawis kami ng maagang-maaga, mga katrabaho, dahil nag-ano tayo, naglilinis tayo, nag-general cleaning tayo dito sa pinaka-entrance ng ating goat house, no, dito sa may harap, mga katrabaho. Ayan. Ayan si Berto. Ayan. Hoy, tikutan mo pa yan. Kanina tagal ko yung magpapara. Bunutin mo muna yung mga damo dyan sa gilid para magandang tignan sa bakod, no? Di yung naglilinis na rin tayo, ayusin na natin. Okay. Pasok naman tayo dito sa loob para makita rin natin yung kalinisan dito ni Apong Bangus.
Ayan, oh, talang lang tayo maglinis para lahat ng mga dumi rito ay mga basura natin ay maayos na natin, no? Ayan, si Uncle, nagdadamo siya. Oh, baka mahuli ka, Uncle, ha? Nagdadamo ka. Okay. Nakailan na ba yung damo mo? Linisin natin ang ating paligid, si Bossing. Oh, nagdadamo po si Uncle. Baka hulihin nyo, ha? Oh, siya pong boss, di ba nagdadamo to? Na? Hindi ka ba nagdadamo? Hindi. Ah, hindi. Nagnanong lang, sasala. Ayan mga katrabaho, ito na yung ating ginagawang kulungan ng kambing. Mga katrabaho, napakaganda. Oh. Ayan, tapos naka, ano pa siya, nakikisami. Oh. Para wala daw, ano, walang init, masyadong init yung kambing rito, mga katrabaho, para pag nagano sila. Ayan, napakaganda ng kanilang kulungan. Tapos meron na rin siyang ano, pintuan. Tapos ito yung pinaka-budega natin sa mga ano, mga pigs, no? Dito na ikakamada yung mga katrabaho pag naayos na ito. No? Amaya, gagawin ko na ng ano, patungan para mailipat na natin yung iba rito. Kasi gagawin na rin naman apong bangus ito, mga katrabaho. Ayun, no? Ang ganda naman ng pinaka-budega na rito para yung mga ibang pigs dito na rin. Wala, mga katrabaho. Ayan. Natin, ayan, oh. Pinapapintura muna natin. Maganda-gandang tingnan yung ating kulungan ng kambing, mga katrabaho. Ayan, oh. Katrabaho, gumawa tayo ng pinaka-apakan nung ano, yung ating kulungan. Dito, no? Uy! Eh, may kakain yung pinanti, buwak mina yan. Lako, may akin yan. Ayan, no? Ayusin lang niya pong bangus yung mga paa niya. Ang pogi niyo. Ano ang pangalan mo, ha? 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 Tangos na ang ilong mo, ha? Ma? Ha? Tira sa ngaro mo. Ano? Trabaho, nag-repair tayo ng gate, no? Dahil ano siya, mahaba, no? Mataas. Kaya kailangan natin siyang putulin, mga katrabaho, para ipantay na lang natin dito yung ating gate dito sa ano. Dito sa kanilang ano, pinaka-fence nila rito, mga katrabaho. Ayan. Kaya piningulog na kanyang kenyan. Makaulog na kanyang kenyan. Palulang bagya kenyan mo ito, palipin mo. Kenyan ba na kenyan? Yan, 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 yan. Yan. Tibayan mo na kanyang kenyan. O, welding rod o. Wow, pulal mo na yan yung ninkin.
pinakapalayata, no, yung patungan na ang mga pigs, no, para hindi yung nakasayad sa simento, para hindi naninigas yun sa ilalim, mga katrabaho. Ayan, gumawa tayo ng mga, yan, yung mga materialis na tira-tira dito. Ito na lang yung mga ginamit natin na katrabaho. Ayan. Kaya naman, kaya yan, ginawa na natin. Ito lang yung gumawa natin. Para magamit na rin yung mga materialis na tira-tira. Ayan o. Pag natapos yan, eh, napakaganda rin, no? Ngayon, mga katrabaho, ayan, natapos na natin yung pinakapatungan ng pigs natin, no? Ayan, bali doon po yan sa bodega yung ginagawa ni Apong Bangus na kinakantuhan yung mga lubers, mga katrabaho, ayan, no? Kitang-kita nyo naman, napakaganda nung ating bahay nung, ano, bahay na kambing, no? Parang, ano siya, parang, magtawag doon, nasa, ano ka, kainan, no? Ah, pati ilalim naka-grease pa rin, oh. May mga tubo rin na naka ano, nakapalitada, mga katrabaho. Ayan. Ayan, oh, pag sinara mo siya, ay hindi mo na ano, kala mo wala nang grease. Wala siyang pintuan, mga katrabaho. Oh.